Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan at alamin po natin ang mga kasagutan sa inyong travel inquiries. Pauwi na po ba kayo ng Pilipinas? So nais po ko po na makatulong sa inyo at masagot ang inyong mga katanungan regarding travel updates. With that, panoorin po natin itong video ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Ito po si Jamie Iris. At welcome to my channel. This is Jamie Iris Talk TV and welcome to another episode of Sagot sa Iyong Katanungan, Aking Mga Kabayan. Again po, kung sakasakaling this is your first time to join us in this channel, ito po ang episode kung saan I answer questions po ng ating mga kabayan na nanonood po ng ating video vlogs sa regarding travel updates. So again, kung sakasakali po na ang questions po ay nandito, that's well and good, at least masasagot na po natin. Kung sakasakali po ang inyong katanungan ay wala po dito sa video ito, please check your comment boxes, maaring sumagot na po ako doon. Kung hindi rin po, at this point in time, pakihintay lang po dahil napakarami lang po talaga ng mga questions and I'm trying my best po na masagot po yun. And at the same time po, maaring while the answer is still not there, take a look and browse through my channel po. Maari po baka yung inyong mga katanungan, ang kasagutan ay sa ilang videos ko po. Nang gayon ay masagot in a timely manner ang inyong mga travel updates or travel concerns. So, simulan na po natin ang ating pagsagot sa inyong mga katanungan. At syempre, sisimulan po natin yan sa pagbasa po ng mga pasasalamat ng ating viewers. Mula po kay Aiden Chai, sabi niya, thank you so much, thank you very much po ma'am. Sabi ni Jocelyn Roque, thank you po, mabuhay po kayo. Kay Christy Molanta, sabi niya, salamat po sa updates ma'am, watching from Amman, Jordan. God bless. Kay Cruzado Gangan, hello madam, always watching from the UK. Hello sa inyong lahat, Aiden. Ayan, Jocelyn, Christy Molanta at Cruzado Gangan, hello sa mga taga UK at hello din po sa mga taga Amman, Jordan and everyone else from different parts of the world. So you are most welcome. I'm simply so glad to help all of you and thank you so much for the encouraging words of appreciation and encouragement. It really helps talaga na ma-motivate po ako at lalo ma-encourage to continuously help all of you and I'm glad to help. Now, sagutin po natin yung ilang mga katanungan. So, mula po sa ating mga viewers. Mula kay Nurisma Laja, sabi niya, hi po Ma'am Jamie, magbiyahe po ba sa January 27, Saudi Airlines, Riyadh to Manila? Po Ma'am, wala pa namang cancellation so far na na-announce. So, let's stand by. And please check from time to time yung flight status dun sa kanilang airline website. And then from Jop Jop, hello po, tanong lang po ma'am, I have a foreign passport but under balikbayan. Ano pong ilalagay, foreign national or non-OFW? Jop Jop, non-OFW. So thank you Nurisma and Jop Jop. From Fawad Nasir, why simply you don't say entry is banned for foreigners? Ayan. Well, kasi it's not really a high Fawad. So again, when you say banned kasi, it seems like it's for all foreigners. But actually, it's not really for all foreigners because we in the Philippines, there are certain categories, depends on the visa, that when you enter in the Philippines, you're still allowed. So we are not really saying it's totally banned, but it's just restricted at this point in time. There are foreigners who have long-term visa that can still enter here in the Philippines. And again, like for example, seafarers, as well as, you know, the airline crew can still enter. However, the only foreigners that we are not yet allowing at this point in time are tourists. So there are still restrictions that are still yet to be lifted. So that's it for one. So I know sometimes, you know, it seems like, why don't you just simply say it? But then again, like this, but it's just like, I know it's quite hard because a lot of people, like even Filipinos, they do have friends who have foreign, they would want to come and they are foreign tourists. But at this point in time, the restrictions are still there. It's not yet lifted. And then the
are allowing a foreign tourist is not yet at this point in time. It's still temporarily suspended, as IATF usually says. Jez Silme Cabato. Hello po, ma'am. Nag-check po ako sa website. Cancel po flight tomorrow from Butuan, Manila. Flight number 5J787. Totoo po ba ito? Ayan, Jez Silme. So, check mo yung latest flight cancellation. Meron akong list doon. There were 104 flights that were canceled. So, maari parang may nabasa ako tungkol doon sa Butuan. So, please double check from my other video so that you can find out. Mula kay Corazon Walmsley, ma'am, ang dami ko po na pero ginawa, pero pag nilagay ko na po, pero yung enter captcha update, pinundot ko po, wala pang lumalabas kundi yung registered ko lang po uli na QR code. Okay, Corazon, so were you able to enter all the information? So kapag na-enter mo yun at na, kumaga, EHDC ba ito? Kapag in-enter mo yun, nagbago na ang one half pass. May latest video ako about it. So wala na yung upload na documents. Tinanggal nila this January. Last December, meron pa yon. So ang mangyayari ngayon is, it seems like similar. So you just, EHDC, madali lang. Check nyo lang if all information are correct. Usually, if you have chosen other flights, then usually natatanggal yon, and then you have to type it again, and from there at the bottom, if all information, no need to update, okay, then click update at makikita mo similar lang yung QR code. Again, kung may mga changes ka, then makakapture yun sa second QR code. So screenshot mo yung second QR code, and then yun na yung ipresent mo sa airport. And then sabi pa rin ni Corazon, hello po Ma'am Jamie, thank you very much po. As madali mo lang laging reply sa akin, nabawasan naman ang kaba ko. God bless you, more power. Thank you for your help. Ayan, sa malaking help po itong channel na ito. You're most welcome, Corazon, and I'm simply so glad na nakatulong ako sa iyo at napadali din yung proseso when it comes doon sa mga online registration. God bless you. Mula kay Jackie Baniwa, sabi niya, galing ng business, ginawang hanap buhay ang pandemic. Kung ano ang mga variant iniimbento ng mga, ayan, wala na katapusan sa pahirap. Naku po. So, naku, alam ko yung galit at inis ni Jackie talaga naman, di ba? But then again, looking forward then that this pandemic crisis soon po ma-address na rin itong mga different virus or variants na to. Nakakagulat, andun yung negative emotions din ng bawat isa. Ano, may bagong variant na naman. Hindi mo maalis na ma-frustrate ka, magalit ka. Bakit ang daming lumalabas, di ba? Siguro sa atin, from our side na lang po, iba yung pag-iingat. Ako po, kahit ako nagugulat, ako, may bagong variant na naman aside from Omicron. So I'm just waiting for the facts. Na news, and then let's see, kasi masyadong marami ng negatibo po nangyayari sa ating bansa ngayon. I just simply want to know the facts so I could deliver it to you then, and malaman nyo ano ba talaga ito. Ito ba'y kailangan ikabahala o kailangan lang natin mag-ingat? Yan. Sabi rin ni Jackie, ginawang business ng pandemic pati sa mga Pinas. Kumikita na ang mga hotels at swab test kahit wala lang sakit. Sasabihin symptomatic ka ng COVID para dun sila limpak-limpak na kwarta nakikita in nila. Naku, sana hindi naman ganoon. Pero sad to say, kung meron talagang nangyayaring ganoon, dapat ma-call ang attention at, you know, mapagbigay yan. Lalo na sa authority, kasi hindi dapat yon. Kung sino lang dapat ang may COVID, yun lang dapat. So again, sana hindi po nangyayari ito. Pero again, kung naranasan mo ito, Jackie, I hope you will raise it up to the authorities so that they could investigate about it, and at the same time, mabigyan ito ng solution. Mula kay Albert Doña Sales. Sabi niya, ma'am, paano po kaya yung sa akin 7 kilo hand carry lang? Nakalagay sa ticket ko, magkano kaya isang maleta ko na baggage? Pwede ko po ba itong bayaran sa airport? Salamat po sa makakasagot. Albert, ano ba yung flight mo? Anong airlines yan? Para at least I could give you more information about it. Again, if are you coming or are you flying from the Middle East at this point in time, some of the
Airlines, ang kanilang concept ngayon, bumalik sila sa per baggage concept, meaning per piece. So, pwedeng isang bag, yun yung presyo na babayaran. Actually, mas mura yun kesa sa per kg or per kilo. Pero kung ikaw ay galing sa ibang bansa, maaring per piece yan. So, please just take a look then doon sa rules nila. So, let me know kung anong airline yan so that I could help you out. Ma-research natin so I could help you out and research the information about that. Mula kay Rona Nato, hi Miss Jamie, wala po bang update Dubai to Manila, Cebu Pacific? Kasi since pumasok January, puro cancel na lang yata lahat ma'am ang flight ng mga OFW dito, nakailang rebook na din po ako. Pal, wala namang problema, nakikita namin ang flight. Pakisugot naman po ma'am, Cebu Pacific, kasi walang pakialam, walang response. So far Rona, naiintindihan kita kasi nga ang dami ko nakita mga cancellation from Cebu Pacific. So ikaw ba ay Cebu Pacific to Manila? So again, ang nabasa ko doon sa ibang news, they were saying that sometimes due to manpower, yung isang ilang reasons nila. But then again, let us just take a look. Di naman nila laging ina-announce. There are some that are announced, some are not. So, but I hope like what you've said, let us just say, frustrating on your side because uulit na naman ang RT-PCR test, uulit na naman ang One Health Pass. Hindi yung inconvenience that they are causing because of that unannounced cancellation, yun yung hindi maganda. At syempre gusto nyo nang makauwi at pinlano nyo na yung bakasyon. So kailangan talaga nilang ibigay yung flights ninyo. Now as to the specific reasons, again yun lang yung isang reason na isang nabasa ko sa news. Tapos at this point in time when they are actually canceling, hindi naman nila laging binabanggit. But then again, Rona, ganito, keep yourself updated at alamin mo, lagi ka sa customer service nila, tawag ka sa website, palagi yan, para lang at least ma-ensure mo makalipad ka na rin. So Albert, Ronan, maraming salamat. Joanne Santino, Miss Jamie, good afternoon po. Paano po kung galing sa Saudi Arabia? Makakauwi po ba sa Pilipinas this month? Sana po masagot. Please, thank you po. God bless. Joanne, oo naman. Marami tayong mga kababayan at kabayan na galing sa ibang bansa o lalo na sa Saudi. Nakakauwi naman sila. Yun na nga lang, pag-cancel ang flight, yun yung challenge kasi talaga nila. Depende sa airlines mo. So looking forward in your situation for your airlines, wala naman sanang cancellation. Yeah. From Rosales Rodora, ma'am, ask ko lang po, how about pagbalik ng Dubai po, pa Emirates on January 4, 25 po, hoping wala pong cancel. So far, wala naman naka-indicate na may cancellation tayo sa Emirates, pero please check lang lagi flight status, punta kayo sa airlines, doon sa inyong website, para at least makikita nyo, hanapin yung flight status, makikita nyo doon yung lagi yung schedule, so that at least you're updated. Kahit once a day lang, okay naman yon. Or kaya, depende sa layo, ako kasi pag malapit na, check ako ng check, para at least alam ko. So, kung sobrang lapit na, check ka na, okay lang yan. Para at least you can keep yourself updated at kung sakaling may delay, ma-inform mo yung mga employers mo din. Yan. Kay Pablo Mayan, sabi niya, ma'am, tuloy po ba yung flight ng Cebu Pacific flight ng January 18 at January 25 pabalik ng Japan? May so far wala naman ako nakitang cancellation sa mga Japan flights ng Cebu Pacific. So hoping walang change yon at everything will be okay at makakapunta ka sa Pilipinas at makakabalik ka ulit sa Japan. Kay Michelle Ansalvo, Ma'am Jamie, nag-fill up na po ako ngayon ng OHP January 7 kasi ang flight ko ngayong nitong linggo, January 9. Tapos, na-try ko na po ang HDC. Bakit wala na po doon yung i-upload yung vaccine certificate at yung result ng RT-PCR test? Wala ba ako magiging problema pag uwi ko sa Pilipinas? Sana masagot niyo po itong tanong ko. Hi Michelle, hoping, di ba kahapon yung flight mo? So kahapon ko rin i-upload yung One Health Pass. So I hope na panood mo yun. So nagbago na naman ang One Health Pass. So yung last December nila, dalawang beses sila nagbago last December. So ngayon nagbago na naman silang bagong taon. Well, in a way, it's easier for all of you or all of us kasi wala nang kailangan i-upload ng RT-PCR test at vaccine certificate. So, ang kailangan nyo lang gawin, dalhin nyo na lang either yung hard copy nito so that at least you can show it to them. At syempre, screenshot ng One Health.
So you don't have to worry. Everything will be fine. Are you back in the Philippines now? Kasi flight mo kahapon, so I'm not sure if kailan ang arrival mo. Let me know kung nakarating ka na ngayon sa Pilipinas and how was your arrival journey? Let us know. Thank you, Mayan. Thank you, Michelle. And at the same time, kina Rodora din. Kay Venus TU, bam. Ask ko lang po, flight namin sa Manila to Taguig Araw sa January 14. Tumawag po ako sa Taguig Araw Information Office about requirements. Sabi daw po nila, 2 years old kong anak, kailangan din daw mag-antigen test. So confusing lang. Bakit hahanapin pa yung 2 years old ko kung yung kaming magulang niya na magpapa-antigen test, di ba? Dagdag gastos po kasi sa ticket ng 2 years old, tulad din po ng presyo ng adult mo na kuyo na nga lang, Venus, naging requirement na kasi everyone po, regardless of the age and even an infant, has to be swab tested. And again, depende pa po yan sa LGUs ninyo, di ba? Sa local government unit ninyo, kung meron silang additional, kung meron po silang additional requirements regarding sa inyong pagbalik. In that situation, if they did mention to you, kailangan ng resulta, then, kailangan po talaga ng resulta. Pero ganito, ang tanong ko, Venus, are you coming from the, did you just arrive? Nag-arrive lang ba kayo sa Pilipinas? And then, nasa hotel quarantine kayo? And then, ibig sabihin, meron kayong resulta, di ba, ng swab testing? Can you please just tell Taguig Araw na, kasi usually, pwede na yon kung pauwi ka. Basta, diretso ka ha. Like for example, from quarantine hotel, then diretso ka papunta Taguig Araw, they usually consider the BOQ certificate na swab testing ninyo na taken just recently sa hotel. Then you don't have to do another swab testing. Please double check that. Hindi ko kasi nakita. Ayan, ang nabanggit mo lang dito, flight namin sa Manila to Taguig Araw. So I'm not 100% sure if you came or arrived from another country. So kung you arrive from another country with your child and with your family, then meron kayong BOQ certificate, di ba? Pero kung sakasakaling hindi, I mean, you did not arrive from another country at papunta ng Taguig Araw, maari po. So you have to take another RT-PCR test for that. Pero kung meron ka nang galing sa hotel, maari naman siguro yon, double check mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, kakalabas lang namin ng hotel. Paglabas namin ng hotel quarantine, papunta na kami sa Taguig Araw. Can we just use this BOQ? Kasi valid naman yun eh. Kumbaga taken at tanong mo sa kanila, lalo na kung pasok doon sa number of hours nila sa pagbalik sa Taguig Araw. Yan. And then kay Shawnee Glomar, Miss Janie, paano ba? Magpa-member sa OWA kasi di pa rin po ako member ng OWA. Dito po ako sa Malaysia at pauwi na po ako ngayon January 12. Madali lang yan, Shawnee. So again, tawag ka muna sa Philippine Embassy kasi hindi ko na alam ngayon. Iba't ibang embassy kasi different ways when it comes to letting Filipinos or OFWs apply for the OWA. Ako, dati sa Abu Dhabi, pumupunta pa ako sa Philippine Embassy and then ako nagbabayad. Ang maganda dyan pag nagbayad ka kasi 3 years na yan yung validity unless otherwise they change it. So, isang bayanan lang yan. Actually, mura lang siya. And then after that, marami ka namang benefits. So, check with them kasi may narinig ako sa ibang bansa, meron sa kanila online na. So baka hindi mo na kailangan pumunta sa embassy, baka online, pwede na. Yan. Salamat Venus at Shawnee. And with that, everyone, yan po ang ating mga katanungan sa araw na ito na ating sinagot. Looking forward, nakatulong po yan sa bawat isa sa inyo at syempre dun sa mga nagtanong. And with that, everyone, nais ko lang pong sabihin na maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking channel at looking forward po na masagot pa po natin ang iba niyong katanungan sa ibang episode natin at sa inyong mga comment boxes. So with that, everyone, again, I'm inviting everyone to please subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. And ako po si Jamie Iris na simply nagsasabi maraming salamat sa inyong panonood at sa aking mga subscribers. Patuloy po kayo manood and looking forward po na you will stay healthy, stay safe, and God bless you all. See you in my next episode.